Hi everyone, for today's vlog, I will be sharing with you on how I manage or budget my finances monthly. Budgeting, ito ay ang proseso ng pagkakalculate ng ating na-earn na net income at pagpaplano or pag-allocate kung magkano ang ating gagastusin at isisave. Bakit nga ba nagbabudget? Napaka-importante ng proseso na ito, maliit o malaki man na pera ang hawak natin. Through this process, nagkaroon ako ng awareness sa movement ng perang hawak ko. Mas organized ang pag-allocate at hindi ako nalilito mag-isip or maghanap kung saan ba napunta ang pera ko. Dito, naging aware ako sa spending patterns ko at ano ba dapat ang tama kong gawin to decrease or saan ba ako pwedeng mag-adjust to save more or mapagkasya ang pera at masunod ang monthly budget. And of course, I have goals kaya kailangan mayroong matira para sa emergency funds and savings ko. My goal kasi either material man yan, investment, bahay, retirement, or gusto ko lang talaga munang makaipon at dapat every sahod na dadagdagan ang savings ko. Pay for yourself, ika nga. Napaka-importante nito na may matabi tayo para sa ating savings. Since ako, I already know my net income monthly, alam ko na din kung magkano ang ilalaan ko para sa savings ko. Saan ko ginagawa ang aking budget planner? Maraming paraan kung saan natin ilalagay. Depende sa atin kung saan tayo mas convenient, saan mas madali. Merong pen and pencil, spreadsheet, an app, online budgeting, and saving tools. For me, mas madali sa akin dito sa cellphone. Dito ko ginagawa yung list at pagkakategorize ng aking expenses sa cellphone notes. Why? Kasi mas easy access siya sa akin since lagi kong hawak ang cellphone ko. Dito ko kinakategorize yung mga expenses ko like fixed expenses. Ito yung same amount every month na ina-expect ko like home loans, insurance, internet plan, investment. Kaya ako, I always check my bank account and history kasi most of the time, mga bank auto-debit tong mga to. Meron din akong variable expenses. Ito yung mga expenses that I can control to lower down like groceries, utilities, electricity bills, water bills, gas, at iba pa. And then, meron din miscellaneous such as gifts, travel, dine out kapag nag-crave ako, load, transportation. Siyempre, meron pa din dapat tayong nakalaan sa mga ganitong bagay para hindi nagagalaw ang ating nakasave na pera. Mapapayo ko, kung ang income natin ay walang pagtaas sa ngayon, bawasan muna natin ang expenses. Great example, lalo na ngayon sa nangyayaring inflation sa mga bilihin, or kung di naman tumataas ang presyo, mapapansin natin yung produkto is nabawasan yung quantity or yung quality ay nagbago. So, mas kailangan talaga natin maging smart, mas maging practical at wise on how we budget our money. Kung ang income naman natin ay nadagdagan, mas lalo nating sundin ang proseso ng pagbabudget dahil sa totoo lang, meron at meron magbabago sa lifestyle natin. Para sa akin, wala naman mali doon kung nasasakop pa din ang spending natin sa budget at kaya pa din natin kontrolin ng ating mga sarili sa paggastos nang naayon sa ating kakayahan. For this vlog, sana po may natutunan kayo and always remember, be practical, be wise, and always set a budget for your money. Bye!